Patuloy ang ginagawang paghahanda ni Secretary of Justice Bernardo Guevara para sa pagpapalit ng kapangyarihan sa susunod na mauupo sa DOJ. At bago umalis sa kanyang pwesto, nagpahayag ng kanyang pagtutol ang outgoing secretary sa issue ng red tagging na may masama raw na epekto. Nakatutok si Salim Refra. Bahagi ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC ang Department of Justice. Pero si Justice Secretary Bernardo Guevara, hindi sang-ayon sa nangyayaring public red tagging sa ilang personalidad at grupo. Sabi niya, hindi raw ito pulisiya ng task force, kundi pahayag lang ng ilang personalidad na konektado sa NTF-LCAC. Kung merong, let's say, certain acts, ang mga red tag persons na masasabi na against the law, then don't just label them. File the necessary action against them kung meron kayong ebidensya. Kasi what's the point of labeling people? Wala namang mangyayari. May mas masaklap daw na epekto ang red tagging. Ayaw ka nalang magsalita dahil you're endangering certain people no? Kung wala ka namang sufficient evidence. Baka mamaya matarget naman yung mga tao ngayon na who are just vocal about their own political views. Nagsisimula na mag-turnover si Guevara ng kanyang mga trabaho sa susunod na administrasyon. Umaasa raw siya na ipagpapatuloy ang kampanya laban sa illegal na droga ni President-elect Bongbong Marcos. Pag-amin ni Guevara, isa raw sa pinakasensitibong trabahong hinawakan niya, ang ginawang drug review na pinamumunuan ng DOJ. Ang drug review panel may mga nakitang pang-aabuso at pagmamalabis. May mga kaso na raw na naihain at pananagutin ang mga may sala. Sapat na raw itong maipakitang may ginagawa ang bansa tungkol dito sa imbestigasyon ng International Criminal Court. Hindi naman presidente mismo ang tinatarget ng ICC. It's really yung alleged crime against humanity, no? Yes, manifested in the campaign against illegal drugs. Naiintindihan naman daw ni Guevara si Senator Laila De Lima nang sabihin itong broken ang justice system ng bansa sa gitna ng patuloy na pagkakakulong ng senadora. Hindi man daw perpekto ang sistema, gumagana pa rin daw ang mga kamay ng batas. Kaugnay naman ang pagpasa ng Cebu ng ordinansa para sa optional na pagsusuot ng face mask sa mga open at well-ventilated areas. Sabi ni Guevara kay Cebu Governor Gwen Garcia, makipag-usap muna at magbigay ng mungkahi sa IATF. Huwag mo nang banggain diretso. Ang gawin mo, lumapit ka na lang sa IATF and make this proposal. Madaling mag-adjust ang IATF. Pagka naipakita na merong sufficient scientific basis para mag-take ng a particular action. Sanima Refra, nakatutok, 24 oras.